Ang unang gawin dito ay gawa natin siya ng coil dito banda. Ang sukat ng ating handle, ang ating basihan niya, no? Ito ang pinaka-handle niya, hindi kasali yung takip niya. So ang sukat mo ay dito sa banda sa 20 cm, dito na 20. So dito mo i-fold. Kita mo sa ibang vlog ko dito kung paano ginawa itong coil. Search mo lang kung paano gawin yung coil sa ating rod na pang Jap 1. Ito, no? Ito, nagawa ng coil. Oh. Ito yung sukat niya. Tingnan nyo, ha? 8. Ayan, o. Oh. 8. 8. So, dyan ka. Base dito ang pag ano mo ng grip ng vice grip. Tapos dito na ka mag-fold. Ayan, o. Oh. Dyan, 8. Tapos, galing sa 8, putulin siya dito sa bandang 13. Oh. Tapos pagkaputol ito sa 13, ay gawa natin siya ng thread. Dito, magkabila. Dito din, dito sa banda, sa putol niya ay lagyan din siya ng thread. Dito sa banda, thread din. Tapos, ito ang thread, oh. May thread na siya. Naputol na siya. Tapos, bawa yun na yun, oh. So, bali yung adapter natin na para siyang coupling adapter. Ito ay binili ko lang sa Lazada, no. Meron kayong makita ito sa Lazada. So, natatanggal ito. Yan, no. Yan siya. So, ang gawin ay, dito banda, gawaan siya ng thread. Connect na natin. Tanggalin muna natin to para mas dito mahirapan. Ngayon ay next, lagyan siya ng magnetic wire dito. Dito banda naman, pag maglagay ng magnetic wire, ay mahaba siya. No, mahaba siya. Ngayon, itest muna natin ang ating pendulum ng Jap 1 version 5.
na walang decoy. Ito ay may load na 5 grams mercury. Ito sa Pilipinas ay maraming decoy. Hindi mabilang at ang iba hindi pa nakilala kung anong klase ang decoy yon. Kung makita mo sa sapa na maraming klaseng mga bato, iba-ibang klase, ganyan ang decoy, iba-ibang klase din. At sa iba-ibang lugar, iba-iba din ang decoy. Kita ko sa inyo mga katits, ito ang highly mineralized stone. Yan ang mga klase. Ang iba ito, halos basag-basag na ito. Kasi pinaglagay ko sa ating gadget, no? Mga antay. Para pang antay sa mga ano. Lahat ito ay nakukuha ko sa hukay mga katiits. Lahat ito, ito lahat ang pinaglagay nila. Kasi alam nila na lakas ang detection nito sa mga gadget na mga pang-gold detector. Yan mga katiits. Lalo na sa mga analog. Malakas ito at sa mga yung mga digital ito, napakalakas dito na ano ang digital dito, quartz tong sa taas, yung hilaw na gold o tawag natin pyrites, tapos to quartz din ito, itong highly mineralized sa likod. Yan. Most of decoy o highly remineralized stone. Yung mga bato na may load na mga minerals. Kaya nito. So, dami ito. Mix na dito ang yung mga nagawa ng mga Hapon, yung mga man-made decoy, yung may halong semento, ay iba-ibang klase yun. Pag ang Hapon ay gagawa ng pang-decoy nila, hindi lang isa o dalawa ang inilagay nila, minsan hanggang lima pa, tatlo hanggang lima, para talaga na ma-decoy tayo. So, itong Japan natin, version 5, ay maraming load na anti-decoy. Pero hindi ibig sabihin na hindi na makakadetect ng decoy. Pero, lamang ito, ating Japan, pag may load na dito, mas lamang siya kaysa ibang mga gold detector na talagang mali-decoy talaga. Pero, maituturo ako sa inyo para iwasan natin ang madikoy. Bago tayo maghukay, bago tayo magtisdig, ay kunin muna natin yung sukat ng dimension ng box kung meron siyang sukat. Kasi mostly sa mga dikoy ay hindi balance yung side niya o hindi siya square, hindi siya rectangle. Malamang sa mga decoy, mostly yun ay round at saka basta parang bato na tikwi-tikwi, meron iba-ibang design. Hindi gaya ng mga gold bars, ay yung nakabaw na gold bars ay talagang naka-plaster yun. So, dito, i-detect natin siya, pakita ko sa inyo kung paano gamitin itong mga highly mineralized stone na maging pang-antay siya sa mga bato, no, sa mga decoy. Ito ay scientific method. Ginagawa ng mga gold detector na may pang-antay. Ito ay scientific method. So, itong Japan natin na version 5, may shafting na siya na parang dito ang dugtungan, para hindi siya masyado mataas. 14 inches lang siya. Ayan. So,
ang paglagay parang ganito lang. Dito may thread, no? I-thread mo lang siya ganyan o ipasok. Pasok sa loob bago siya i-thread. Ayan, para talagang ano siya, di siya mabubunot. Ito purely lang na calibrated type nito. Purely lang 87 loops and then 5 layers. Hindi pa ito tapos. Lagyan pa ito ng pang anti-decoy natin at saka yung wire dito sa labas. Ngayon, i-test natin ito sa ito. Itong mga highly mineral na mga bato. Test natin sa dito. I-take natin siya ang ating Japuan na wala pang lagay na decoy. Wala pa siya. Kung ano ang reaction niya sa highly mineral stone. Kung gagawa ka, pwede yan kahit walang mercury. 80 plus na nyo, ha. Yan mga tits, oh. Tick siya mga katits. Pag walang anti-decoy. Ngayon, lagyan natin ng decoy. Try natin kung kakadetect pa ba siya. Ito ang pag-antay natin. Temporary lang muna, no? Yan, no? Try natin ulit. I-load na siya ang carbon. Dito din, lagyan din ng anti-decoy dito. So, back-to-back ang pang-antay natin. Tingnan nyo mga katits, oh. Nagsigsag na siya. Ayaw niya mag-detect. See? Mag-try naman tayo kung dito natin ilagay sa banda, sa gitna. Ito sa bandang dulo to. Sabukan natin kung ano ang ano niya. Kung mag-aantay ba siya. Yan. Tapos dito tayo maglagay sa... So ito na mga teach. Nala. Hindi pa rin siya, oh. Ano yung mga tito? Saan nakakadetect? Oh, see? Hindi talaga, oh. So, kung dito pala, hindi pa rin mag-detect. Lalo na paglagyan pa dito. So, ito ang paglagay natin sa ating pang-antay kabilaan, no? Para sure talaga. Oh, yan siya. So,
ko ngayon, no, kabilaan na ang ating tikoy. Test natin ulit. Kabilaan siya. Ayan, tiis, oh. Ayaw na talaga, oh. So, ayaw siya mag-tik pag i-untay mo siya. Eh, tanggalin natin ulit itong mga bikoy na nilagay natin. At ito rin. Pasok natin siya. Siya. Yung mga frequency ng ano, tikoy. Yan siya. So, dyan siya ilagay para mag ano din siya punta sa ilalim. Yan. 30 din ito. So, pasok dyan. Kaya pasok dito. Yan. Loob. At nagyan din siya ng super glue para ano yan, dikit talaga yan dyan, dyan. Yan siya, pwede mo siya itulak pa pababa, ganyan tagas na siya. Pwede ka maglagay ng pure, kunting pure. Ayan. At ito namang may halong carbon. Yan siya. Yan siya. So, lagyan mo siya ng super glue, tapos lagyan siya ng epoxy dito. Yan ang finished product niya. So, yan siya. Dito naman sa tabila. Pwede din lagyan natin ng ito. Puro. Walang halo na carbon. Pwede. Para hindi tayo sa matatapon. Test natin. Okay. Try natin. Ayaw na niya mag-detect ng kanyang mga teeth. Oh. Ayaw na talaga niya mag-detect, so. Pero hindi 100% yan na safe sa ibang mga lugar kasi may iba talaga ang mga decoy sa iba-ibang mga lugar. Ito, yan kong 18K na gold wire. Test na ito sa dito. Ayan. Yan yung mga katit sa. Ayan siya. Pagdaan na siya. Hindi ko talaga mamugit ito. Okay, kasi makadikit sa lumisa ang kamay ko. Yan siya. No? Hina lang siya dahil ano ito. Maliit lang ang item natin. No?
Kaya talaga nakakaditig siya. Hindi ka talaga maliwag ka. Hindi ka mamove. Habang tumatagal siya, habang lumalakas siya mga kids. Tangay ko, hindi talaga mamove. Tingnan nyo ha, kung ito ang genetic niya, mag-iba yan ang pag-itik niya. Tingnan nyo mga kids ha. Ahilahin ko siya banda sa gilid ito. Ayan o. Ayan o ati siya. Nagsigisay siya. Sigisay na siya mga ati. So, ayan na. Palo na siyang ganun o. Ayan siya mga ati. So, tinan niyo ang kamay. Hindi yung basta-basta mamove. Basta pag gold, tatama siya, ano siya, magtitikla siya, hinto naman siya, yung unang siya, agibalik yung ano, tunguran niya, yan na po ang titikod na paubos, pataas, ang yung liyok, na niyo mga tis, ha? At ang kamay ko, tingnan niyo, hindi ko basta sa magagalaw yan. So, para sa mga viewers na hindi maniwala, karapatan niyo yun. At sa mga taong maniwala, karapatan niyo din yun. So, walang ano dito. Walang pilitan na papaniwalain. So, isa mga katis. Ano nyo lang. See? So, ganyan siya mga katis. Oh, bakit na nyo? Pag hilahin ko siya dito, mag-iiba ang reaction niyan. Mag-zigzag yan. Yan ah. Zigzag na siya. Oh. Ayan siya mga katis. So, very accurate talaga siya. Ayan siya. So, yan mga katis. At dito naman sa handle, may load dito na ano tawag natin highly mineral stone dito. Ito. Poro dito at saka may ano din dito, may halo na carbon din dito sa banda sa gitna. At may halo din at may pure din dito. So, walo-walo na sila. So, yan siya mga katits. Ang ating version 5 na chap 1 na di-dismantle mga katits. So, yan lang. Ito. Yan guys. Yan lang ang chap 1 nyo. 14 inches ang haba. 14.5. Pag may casing pa siya, yung kasaling casing niya is 15 inches. So, at may nakabalot pa siya ng leather. So, ayos guys, no? Pwede mo ilagay na lang sa pack bag. Wala kang hindi makakahinala ang mga tao sa kung ano ang dinadala mo guys. So, short siya, maximize ang sukat niya. So, pakita ko sa inyo kung paano ito itapusin. Ito. Siya. Ayan siya, guys. Kasi, pang yung may sobra, yan ganito lang siya, guys. Siya. Tapos nun ay lagyan din natin ng sing cable tube 20mm. So kung magbili ka 20mm kung ipambalot mo siya sa ganito kasya-kasya siya guys.
So 20 mm. Oh, yan lang. Yung kaliit, guys. Ito lang, oh. 1.5 inch. Thinkable tube. Mabibili mo ito sa mga electronic supply. Kasi ito ang ginagamit ng pambalot ng mga wire sa balot, pambalot mo na doon sa dulo at dulo lang. Yan lang siya. Robin siya. Okay, guys. Oh. Safe siya. Yung dulo ng wire tsaka dulo ng tip. At least, nasuportahan siya na balot. Na freeze. Na freeze siya, guys. Okay. Ito na, guys. Ang finish na pendulum. So, yan. Yan ang pag-assemble, guys, no? Ulitin ko, ganyan ang pag-assemble. Oh. So, dapat yung pag-thread, retread mo dito ay tatagos dito banda. Tatagos siya dito banda. Pakita. So, guys, meron akong 18K gold pendant 5 grams. It is not siya dito. Ayan, guys, ha. Ayan, guys. So, patong natin, no? Guys. Ayan, guys, oh. Lakas ng tigil siya, guys. Ayan siya. So, lipat natin sa gilid. So, banda. Tignan natin kung anong reaction niya, guys, no? Ayan, guys, oh. Oh, lakas siya, guys. Ha? Yan ang ating calibrated na version 5, chap 1. Fast magnetic. Dito. Balik ito sa gitna. O, tingnan nyo, guys, ha. O, see. Lakas na labo pa. Magnetic, o. Yan, guys. So, yan ang performance niya, guys, no?